Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwa ang kanyang muling pagkabuhay upang tayo rin matamo ang buhay na walang hanggan. Tuwing tayo nagsisimba, nagpapakilala sa atin si Jesus Nazareno. Kaya nga't buksan natin ang ating puso at hayaan nating liwanagan niya tayo at gabayan niya tayo sa tamang landas. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, hindi mo kami iniiwang mag-isa at sinasamahan mo kami sa landas ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, pinapaliwanagan mo kami sa iyong salita at Eukaristiya upang maintindihan namin ang kalooban ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinababalik mo kami sa puso ng Ama upang matupad namin ang aming misyon sa buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Bye.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasyan at pagkaalam ng Diyos, sa mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya. Gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan.
Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagaganak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag niya siyang Ama, igalang niya siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay mga bagay na di nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Jesucristong inihahain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nalikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya ay muling bumuhay at nagpaparangal. Ano pa't ang iyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus,
"Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari doon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga daw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita daw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, 'Buhay si Jesus.' Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamta ng kanyang marangal na katayuan?' At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. 'Tumuloy na po kayo dito sa amin,' anila, 'sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na.' Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nauwi ka nila. Kaya pala, gayon na lang ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinapaliwanagan sa atin ang mga kasulatan. Noon day, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkatipon-tipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon at sinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung papaano nila nakilala siya nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno.
Hindi na siya patay, hindi na siya nahihirapan, siya'y muling nabuhay at nagtagumpay. 50 araw tayong magdiriwang, 50 araw tayong umaawit uli ng Alleluia, sapagkat ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay din natin. Ngunit mga kapatid, bagamat para sa atin ngayon, napakadaling magdiwang ng muling pagkabuhay, napakadaling sabihing Alleluia, nabuhay na maguli si Jesus. Sa mga unang alagad, hindi ho ganun kabilis at kadali. Narinig natin sa mga ebanghelyo nitong mga araw na ito, bagamat nagpaparamdam na si Jesus Nazareno na siya'y muling nabuhay, hindi pa rin agad naniwala maging ang mga mismong alagad at kaibigan niya. Kaya nga narinig natin, yung 2 alagad umalis ng Jerusalem, papuntang Emmaus. Kahit na sinabi na ng ilang kasamahan nila, may pangitain na, nagpaparamdam na si Jesus, wala nang laman ng libingan, hindi pa rin sila makapaniwala. Bakit? Sapagkat kitang-kita nila nung pinahirapan si Jesus. Kitang-kita nila nung ipinako si Jesus sa krus. Kitang-kita nila nang malagutan ng hininga si Jesus. At tiyak na tiyak nila inilibing si Jesus. Kaya ngayong may balitang nabuhay na maguli si Jesus, hindi pa rin sila maniwala. Kaya nga yung 2 alagad umalis. Mabigat na mabigat ang loob. Masamang masama ang loob. Iniwan nila ang Jerusalem. Sabi nga raw po ng mga ibang eksperto, ang Emmaus ay nasa kanluran ng Jerusalem. At ano raw ang kanluran? Di ba tinuro sa atin, ang araw sumisikat sa silangan at lumulubog naman sa kanluran. Ano mo'y sinasabing, itong mga alagad ni Jesus Nazareno, ang kanilang direksyon, ang kanilang tinitignan, yung paglubog ng araw. Dahil ganun ang kanilang nararamdaman, nang makita nilang mamatay siya sa krus, akala kasi nila, pag sumama sila kay Jesus, wala nang problema, wala nang hirap. Akala nila, pag kumampi sila kay Jesus, masarap na at masagana ang buhay. Kaya nga narinig niyo yung pakiramdam nila, akala namin siya na yung magliligtas. Pero wala pala. Nagdusa siya, namatay siya. Hindi ba mga kapatid, kapag dumadating din ang sandali, ang mga pag-asa natin, ang mga gusto natin ay hindi nangyayari, napapatanong din tayo, nasan nga ba ang Diyos? Totoo nga ba ang Diyos? Pag ikaw, nasabihan kang may cancer ka na bilang ng araw mo, minsan mapapatanong tayo, anong naging saysay ng mga dasal ko? Bakit hindi ako gumagaling? Anong silbi ng pagsisimba ko kung nakikita ko yung mga anak ko nag-aaway-away dahil lang sa pera? Anong saysay ng debosyon ko kung hanggang ngayon hindi ako makakuha ng trabaho? Minsan napapatanong tayo, katulad ng mga alagad ni Jesus, kapag dumarating ang krus, ang pagsubok, ang paglubog ng araw, totoo nga ba talaga siya? Kaya nga't minsan katulad din ng mga alagad, nagpupunta rin tayo sa ating mga Emmaus. Iniiwan natin ang samahan.
iniiwan natin ang mga Jerusalem ng ating buhay. Sapagkat akala ng mga alagad, ang Jerusalem ay lugar ng pagkatalo. Ang Jerusalem ay lugar ng paghihirap. Kaya nga umalis sila. Hindi ba't minsan ganun din ang nagiging tukso sa atin? Iwan na lang ang lahat. Sukuan na lang ang lahat. Palikuran na lang ang lahat. Pero mga kapatid, ang mabuting balita ngayon, anong ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad na nag-aalinlangan sa kanyang muling pagkabuhay? Ang una raw na ginawa ni Jesus, sinamahan niya ang kanyang mga alagad. Nakita niyo yun? Tumalikod na yung mga alagad, tumakas na yung mga alagad, umalis na sila, sinamahan pa rin sila ni Jesus. Ang mabuting balita ngayong linggo, mga kapatid, kaya ka siguro pinadala dito sa Quiapo, pinagsimba ka rito, gustong sabihin sa iyo ni Jesus sa Sereno, hindi ka nag-iisa sa buhay. Kung pakirnam mo ngayon, iniwang ka ng Diyos, hindi ka sinasagot ng Diyos, pakiramdam mo, tinalikuran ka ng Diyos kasi hindi pa binibigay yung dasal mo at parang hindi ka maubos-ubusan ng problema sa buhay. Gustong sabihin sa iyo ngayon, Jesus sa Sereno, sinasamahan kita ngayon sa iyong paglalakbay. Hindi ka nag-iisa sapagkat ang Diyos natin naglalakbay kasama natin. Opo, mga kapatid, baka sabihin nyo, opo, Father, sinasamahan nga ako, pero bakit hindi ko maintindihan ng lahat? Bakit hirap na hirap pa rin ako? Bakit gulong-gulo pa rin ako sa buhay? Ang ikalawang ginawa ni Jesus sa Sereno, hindi lang sinamahan ng kanyang mga alagad, pinaliwanagan niya ang kanyang mga alagad. Kaya napansin po ninyo, habang sila'y naglalakbay, pinapaliwanag ni Jesus sa Sereno. Pagkatapos ikwento ng mga alagad yung sama ng loob nila, si Jesus sa Sereno naman ang nagpaliwanag sa kanila. Lagi ko po itong sinasabi sa mga napupunta dito sa Quiapo. Pagpunta natin dito, opo, sabihin natin kay Jesus sa Sereno lahat ng sama ng loob natin, lahat ng gusto natin, lahat ng kailangan natin. Sabihin natin to lahat sa Kanya. Mahal na pong Jesus sa Sereno, pagalingin niyo po yung anak ko. Magkasundo na sana kami mag-asawa. Magkaisa na ang pamilya namin. Ayusin niyo na po yung kabuhayan namin. Maging mapayapan at maunlad ang bayan namin. Sabihin natin sa Kanya lahat ng gusto natin. Pero lagi ko po itong sinasabi, wag na wag kayong uuwi na dun lang natapos ang inyong dasal. Sapagkat ang tunay na dasal, hindi lang tayo ang nagsasalita. Hayaan din natin paliwanagan tayo at kausapin tayo ni Jesus sa Sereno. Kaya nga, pagkatapos niyong sabihin ang gusto niyo sa Kanya, mga kadeboto, sana sabihin niyo rin sa Kanya, mahal na pong Jesus sa Sereno, kayo naman po, ano ang gusto ninyo sa buhay ko? Ano ang gusto ninyong sabihin para sa pamilya ko, para sa buhay ko, sa trabaho ko? Hayaan nating paliwanagan tayo. Alam niyo mga kapatid, gustong gusto tayong kausapin at paliwanagan ni Jesus. Yung nga lang minsan, nagmamadali na tayong umuwi palabas. Pagkatapos natin sabihin yung gusto natin, hayaan nyo ring sabihin ni Jesus ang gusto niya sa iyo. Hayaan yung paliwanagan tayo ni Jesus. Kaya nga meron tayong mga pagbasa. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya tayo may mga pagninilay. Narinig nyo yung dalawang pagbasa? Si Pedro, pinapaliwanagan niya ang unang simbahan. Kaya dapat pinag-aaralan din natin ang ating pananampalataya. Nagbabasa tayo ng Bible,
umaattend tayo ng mga Bible study, mga katekisim, mga pagpapalalim ng pananampalataya, sapagkat ito'y paraan, at lalo na sa pagsisimba, pinapaliwanagan tayo ni Jesus. Kaya sana makinig din tayo kay Jesus, sapagkat pinapaliwanagan niya tayo. Sinabi ko po ng isang araw, ang taong nakikinig, siya ang mas lalong nakakaunawa. Ang taong marunong makinig, siya ang nadadagdagan ng kaalaman at tunay na naliliwanagan sa buhay. Kasi pag lagi ka lang daw nagsasalita, walang madadagdagan sa kaalaman mo. Kasi pag nagsasalita ka lang, ang sinasabi mo yung alam mo. Pero kapag nakikinig ka, nadadagdagan yung pangunawa mo. Nadadagdagan ang gustong ipabatid sa iyo ng Diyos. Kaya wag ho kayong uuwi mamaya, lalabas ang simbahang ito, nang hinding-hindi ninyo natatanong si Jesus sa sareno, ano ba ang gusto mo para sa akin? Natitiyak ko, lalo na sa mga naguguluhan ngayon dito, papaliwanagan kayo ni Jesus. At pagkatapos paliwanagan, ano raw yung ginawa? Sinamahan ni Jesus sa sareno ang kanyang mga alagad, pinaliwanagan niya ang kanyang mga alagad, at ang pangatlong ginawa ni Jesus sa sareno, pinabalik niya ang kanyang mga alagad. Pinabalik niya. Kaya nga, di ba, pagkatapos ng paghahati ng tinapay, pagkatapos ng parang misa, anong ginawa ng dalawa? Nagmamadaling bumalik sa Jerusalem. Iniwan nila yung lugar ng paglubog ng araw, sapagkat sa Jerusalem, doon sisikat muli ang araw. Doon magliliwanag si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang Jerusalem, hindi pala ito lugar ng pagkatalo. Bagamat nandun ang pagsubok, nandun ang krus, nandun din ang kalooban ng Diyos. Nandun din ang misyon galing sa Diyos. At nandun din higit sa lahat ang biyaya ng Diyos. Pinababalik sila. Baka naman pinababalik ka rin ni Jesus sa sareno ngayon. Pinababalik ka sa puso ng Ama. Magbalik loob ka. Magsisi ka na. Tanggalin mo na yung galit na yan. Kaya ka nagkakasakit. Kaya nagkakaaway-away. Tanggalin mo na yung inggit na yan. Ipaubaya na natin sa Panginoon. Tapusin na natin yung kasalanan na yan. Para mas maliwanagan ka sa buhay. Kaya ka siguro napabalik ka ngayon sa simbahan. Magsimba ngayong araw ng Linggo. Dahil gusto tayong ibalik ni Jesus sa kanyang puso upang sikatan tayo ng araw. Mga kapatid, ang biyaya ng muling pagkabuhay ay pinagkakaloob sa ating lahat. Kaya't hayaan nating samahan tayo ni Jesus. Paliwanagin tayo ni Jesus. Pabalikin tayo ni Jesus. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na po ang Jesus Nazareno, patuloy naming ipinagdiriwang ang iyong muling pagkabuhay. Ngunit inaamin namin, kapag dumarating ang matinding pagsubok sa buhay, nagdududa kami, pinanghihinaan kami, at minsan nga'y tumatalikod pa kami sa iyo. Salamat po at hindi kayo sumusuko sa amin. Sinasamahan niyo kami. Sinasabi niyo sa amin ngayon, hindi kami nag-iisa. Hindi niyo kami iiwan. Pinapaliwanagan niyo po kami ngayon sa mga nangyayari sa aming buhay.
Kaya't matuto sana kaming maging bukas at makinig sa iyong salita. Pinababalik niyo kami sapagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ang kahulugan at ang kalooban ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at hindi niyo kami binibitiwan. Narito po kami, inaalay po namin ngayon ang mga gusto namin sa buhay. Tanggapin niyo po ang aming mga dasal at hinaing. Narito rin kami ngayon, nagtatanong sa iyo, ano po ang gusto ninyo sa aming buhay? Ano po ang gusto ninyong sabihin sa amin ngayon? Narito kami, mahal na pong Jesus Nazareno, handang makinig sa iyo sapagkat ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Aleluya. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay tungo sa kaganapan ng kaharian ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailan may hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang ating tugon, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling na iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming inialay ang aming mga panalangin. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay na iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon. At papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-aain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo nagsisimba, sinasamahan, pinapaliwanagan, at pinababalik tayo ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukwalanta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagdududa sa inyong kapangyarihan at pag-ibig. Kapag kami tumatakas sa aming mga responsibilidad, lalo na sa aming pagsunod sa iyo, linisin niyo po kami, liwanagan niyo po kami, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating muling pagkabuhay at kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na may rapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagalo mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong puntulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin, nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Atin pong tandaan, sa gitna ng ating mga pagsubok at pagdududa, sinasamahan, pinapaliwanagan, at pinababalik tayo ni Jesus sa Nazareno sa tamang landas, sa kalooban ng Diyos, sapagkat nandun ang buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagpapala ang liwanag na nanggagaling sa Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesus, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya sa binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang liwanag ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.